20k? Wala pa rin increase. Saan namang aabot tong sahod na to? Bakit kasi hindi na lang ako naging mayaman? Para nabibili ko lahat ng gusto ko. Bagong bahay, kotse, bagong cellphone, bagong damit. Ay. Hello MJ, saan ka na ba? Ah, yes po ma'am, pasensya na. Kakarating ko lang po. Opo po. Sir, good morning po. Ito na po yung minis po ng mga bagong recipients. Okay, do-double check pa lang ito ha. Pintayin mo na lang. Sige pa, dito pa muna ako. Bahay, kuryente, tubig. Kulang na kulang. Papa, nakukutom ako. Pagpunta namin dito. Galing pa kasi kami sa malayong bundok eh. Pero walang hindi kayang gawin ng isang ama. Bumalik na ang kanyang anak. Ba kayo nawawalan ng pag-asa yan? Sa hirap ng buhay. Hindi. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Dahil may Diyos nakikinig sa mga taing katulad namin. Kanang ba daw kailangan para sa anak mo? Nasa 10,000 po. Eh, nagbabaka sakali ako na makakuha kami ng kailangan namin dito. Sige po, sir. Nawa po ang Diyos. MJ, ito na yung papilis. Thank you, sir. Alam mo, kung nagreklamo ka na sa buhay, tingnan mo na lang sila. Tiyak, marami kang matutunan sa kanila. Baka po, sir. Dami ka pang natutunan ngayon. Na dapat, makontento tayo sa buhay. Dahil kung anong meron sa'yo, kung anong meron sa akin, pangarap na lang iba yun. Saka, biblical naman yun. Maghilag sa salapi at magkasya kung ano nasa sayo. Dahil hindi naman nagkukulang ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Okay? Apo, salamat po sa mami. Panginoon ko, tatawarin niyo po ako sa mga dinadaig ko sa buhay. Mapahalad pa rin pala ako sa kalagayan kong to. Kuya. Ikaw ang pag-ibig.
12,000 po yan. Ah, sakto po yan sa hinahanap nyo. Sir, sigurado kayo? Ang laki po nito. Ay, sir, ito pa po ang wheelchair. Lipat niya na po yung anak mo. Talaga po, sir. Ano, sir? Anak! Sir, paano po kayo mababayaran? Ah, wala po. Wala na pa kayong babayaran sa akin. Salamat lang po sa Diyos. Okay na sa akin yan. Salamat po sa Diyos. Hindi ko po kayo makakalimutan. Pag-uwi ko, matutong makontento. At higit sa lahat, samantalahin ng bawat pagkakataon na gumawa ng mabuti, lalo na kung may kakayanan ka naman. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kawikaan 3:27. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Hebreo 13:5.